On News. At muli po nagbabalik ang Good Morning Batangas. Narito na po ang ating mga balitang probinsya. Nasawi ang isang 9 anyos na lalaki habang sugatan naman ang apat nitong kaibigan. Makaraang biglang sumabog ang pulot nilang is noong bagong taon sa mga lampagkasinan. Sa ulat ng otoridad, nagkayayaan umano ang mga magkakaibigan na mamulot ng mga kwitis na hindi pumutok at inilagay nila ito sa isang lata. Base pa sa investigasyon, bigla na lamang sumabog ang mga kwitis at sa lakas ng pagsabog, nagtamo ng matinding pinsala sa katawan ang biktima na naging sanhi naman ang kanyang kamatayan. Nagpaalala naman ang kapulisan sa mga magulang na bantayan nilang mabuti ang kanilang mga anak para makaiwas sa ganitong insidente. Balitang probinsya. Balitang probinsya. Nadiskubre ng pulisya ang isang hinihinalang drug den na nagresulta sa pagkakaaresto sa 12 drug suspects sa lungsod ng San Jose del Monte, Bulacan nitong Martes. Sa kanyang ulat nitong Miyerkules, sinabi ni Colonel Wareli Arnedo, direktor ng Bulacan Police Provincial Office, na kinilala ang mga naarestong suspect na sina Dominic Torrente, Edwin Diaropa, Marvin Aguas, Raymond Baro, Caroline Broto, Crisaldi Cabrera, Jobert Bacay, Jose Arca, Bernardo Tenerife, Jefferson Estandian, Ricardo Gonzalez at Victor Evangelista. Sinabi ni Arnedo na isinagawa ng mga tauhan ng City Police Station ang anti-illegal drugs operation sa barangay Bagong Buhay dakong alas 9 ng gabi noong Martes na naging dahilan ng pagkakalansag sa drug den at pagkakaaresto sa mga suspect. Na-recover aniya sa mga suspect ang 33 sachet ng hinihinalang shabu na tumitimbang na mahigit kumulang 4 na gramo na may estimated street value na 26,000 pesos, drug paraphernalia at marked money. Sinabi ni Arnedo na 5 pang nagbebenta ng droga ang naaresto sa magkakasunod na operasyon ng Station Drug Enforcement Units ng mga bayan ng Plaridel, Giginto at Bukawi. Balitang probinsya. Para sa iba pang balita, isang lalaki naman ang patay makaraang tumanggi sa tagay ng mga nagiinuman ng pagsasaksakin ng suspect sa Paumbong, Bulacan itong Lunes ng gabi. Kinilala ng otoridad ang suspect na si Conrado Bustarde habang ang biktima naman ay si Pampilo Hernandez. Sa ulat ng pulisya, naglalakad ang biktima kasama ang kanyang anak nang alokin ng tagay ng kaibigan ng suspect, ngunit tinanggihan ito ng biktima. Matapos tumanggi, napahiya umano ang nag-alok hanggang pinagsasaksak ng suspect, si Hernandez. Agad dinalas ang biktima sa ospital para sa paunang lunas, subalit binawian din po ito ng buhay. Sa ngayon, naharap ang suspect sa kasong homicide habang nakakulong naman sa naturang istasyon ng pulisya ang suspect. Balitang probinsya. Tinutugis ngayon ng pulisya ang 2 armadong lalaki na tumambang sa isang pamilya na ikinasawi ng isa sa Maguindanao del Sur nitong Miyerkules ng hapon. Ayon kay Maguindanao del Sur Provincial Spokesperson Major Reggie Abeliera, may inisyal silang impormasyon sa pagkakakilanlan ng mga suspect na responsable sa pananambang sa barangay Lower Salbu, bayan ng Datu, Saudi ang patuan. Kinilala ni Abeliera ang nasawi na si J.R. Sumlay, 42 anyos, ang ama ng pamilyang biktima na nagmamaneho ng isang pulang multicab. Sugutan ang kanyang asawang si Fatima Zakaria, 42 anyos, ang kanyang isang taong gulang na anak na lalaki at isang kamag-anak na si Guy Ria Alamada Muhammad, 28 anyos. Binabaybay umano ng mga biktima na pawang mula sa Datu Angal, Midtimbang, Maguindanao del Sur, ang Lower Salbu stretch ng highway nang pagbabarilin sila ng 2 lalaking nakamotorsiklo. Nakakita ang mga pulis ng basyo ng bala ng .45 caliber pistol na pinangyarihan ng krimen. Inaasahan ng pulisya ang positibong resulta ng kanilang pagsisiyasat para mabigyan ng hustisya ang nasabing krimen. Balitang probinsya. Tala na kumpiska naman ng mga otoridad sa 2 high-value drug traders ang mahigit 1.4 million pesos na halaga ng hinihinalang shabu sa isinagawang bunny-bus operation sa Naga City. Kinilala ang mga nadakip na suspect na sina Gerson Nebria, 39 anyos, at Robert Luna, 29 anyos. Batay sa report ng Naga City PNP, nakabili ang operatiba ng shabu sa mga suspect sa halagang 75,000 pesos. Agad na pinusasa ng mga suspect at ng kapkapan ang mga ito nakuha ang illegal na droga na nasa 220 gramo. Naharap ngayon sa kasong paglabag sa illegal na drugs ang mga naturang suspect. Balitang probinsya.
Samantala, nakapagdala ang Hundred Islands National Park sa Alamino City, Pangasinan ng 389,006 tourist arrivals mula January 1 hanggang December 31 noong nakaraang taon. Sa panangayam sa telepono nitong Miyerkules, sinabi ni City Tourism Officer Miguel Sison, sa kabuuang bilang 267,567 ang domestic tourists, 118,459 ang local tourists, at iba pa ay foreign tourists. Sinabi ni Sison na humigit kumulang 33.3 million pesos ang kita na nabuo ng HINP noong taong 2022. Bagamat hindi pa ganap na bumabalik ang bilang ng mga turistang dumating sa pre-pandemic level nito na 520,000 noong 2019, ang bilang ay lampas na sa bilang ng mga bisita sa pambansang parke noong 2020 na 93,000 at noong 2021 ay 50,000. Samantala, bubuksan sa publiko ang karagdagang lugar sa HINP na tinatawag na Ramos Island sa unang quarter ng taong ito. Sinabi ni Sison na ang isla ay magiging isang retreat area at may function hall na kayang tumanggap ng hindi bababa sa 100 katao. Mayroong 14 na isla na bukas para sa mga turista at ang Ramos Island ay magiging karagdagan sa atraksyon ng pambansang parke. Ang pamahalang lungsod ng Alaminos ay nagsasagawa ng programang volunteerismo na naghihikayat sa mga individual na tumulong sa pagpapanatili ng kalinisan ng HINP. Good morning, Batangas! Good morning, Batangas! Good morning! Good morning! Good morning!